Hi vlog, welcome to my guys. Alam niyo ba ang Cordillera region ay kilala sa pagiging mayaman sa mineral deposit tulad ng gold at copper? Primary gold reserves is estimated to 1,964,060 metric tons and primary copper at 960,634,900 metric tons. Saan nga ba itong ito'y makikita ang probinsya ng Kalinga, municipalidad, Tanudan at Tinglayan. Ito'y magandang pagmasdan sa alurang bahagi ng municipalidad. Ang kanyang buhok, noo, ilong, labi at nakahigang katawan. Tinglayan, malapit sa Chico River. Maaaring itong masilayan sa silangan, malapit sa Tanudan. May taas itong 1,106 na metro. May lawak na 23 kilometro at 2 araw at 8 oras para makyat ang pinakarurok ng bundok. Mayroon rin itong karatid na mga pasyalan. Isa na rito ang Bryce Terraces, River Trek Cave, Summit View at Chico River. Alam nyo ba kung anong pinakamapular na pagkain sa Kalinga? Ito ang sinandila or hinandila. A native delicacy of Kalinga made of pound, malagkit, and sticky rice, ladok, plus brown sugar or muscovado. Sinandila, which means just like tang, this is served to all in occasions like birthday and weddings. Kilala nyo ba si Apo Wangod? Siya ang last traditional tattoo artist from the old Kalinga generation. Marami ang dumarayo upang magpatattoo sa kanya. Patukan, the legend of the Sleeping Beauty Mountain of Kalinga. Sa bayan ng Dakalan ay ipinanganak si Lubting. Si Lubting ay isang napakagandang babae at may napakagandang boses. Dahil sa kanyang angking ganda, halos lahat ng lalaki sa Dakalan ay gusto siya. At nabalitaan ito ni Mawanga. Si Mawanga ay galing sa Tinglayan at anak ng isa sa pinakamayamang tao doon. Dahil sa kanyang nabalitaan, ay pumunta siya sa bayan ng Dakalan upang ito'y kumpirmahin. At nang makita niya si Lubting, ay pati siya ay nabighan. At nang makita ni Lubting si Mawanga, minahal nga din agad ni Lubting si Mawanga nang makita niya ito dahil sa kakisigan at kagwapuhan nitong taglay. Niligawan ni Mawanga si Lubting, hiningay niya ang mga kamay nito sa mga gulang nito at pumayag ang mga ito. Dahil sa pagpayag nito, tuwang-tuwa si Mawanga na umuwi sa Tinglayan at bago siya umuwi, ay sinabihan niya muna si Lubting na sila ay magkita sa Mount Patukan makalipas ng 5 araw. Ngunit, nang dumating na ang araw na sila ay magkikita, tsaka naman nagkaroon ng kaguluhan. Sumugod ang Botbot tribe sa Tinglayan tribes at maraming buhay ang mga nawala. Isa na dito ang buhay ni Mawanga. Siya ay napugutan ng ulo at dahil sa pagkamatay ni Mawanga, umatras ang mga Tinglayan tribes. Dala-dala ang mga kasamahan, napatay at mga sugatan. Nang sila ay makauwi sa Tinglayan, isa sa pinagkakatiwalaan ni Mawanga ang naalala na magkikita nga pala si Lubting
at Mawanga sa Mount Patukan. Nang may nakita ni Lubting na may paparating na akala niya ay si Mawanga ay siya ay tuwang-tuwa. Ngunit nang makita niyang hindi ito si Mawanga, siya ay nagtanong. Tinanong niya kung nasaan si Mawanga at nang ito'y sinagot ng lalaki ay grabe ang kanyang luha at hinagpis na nararamdaman. Siya ay pumunta sa Mount Patukan upang ibalita kay Lubting ang masamang balita na nangyari kay Mawanga. Nang siya ay makarating sa Mount Patukan ay nakita niya si Lubting. Ito ay naghihintay sa mahal niyang Mawanga. Sinabi na lamang ng lalaki kay Lubting na umuwi na lamang ito sa Lakalan upang doon makita ang katawan na walang buhay ni Mawanga. Ngunit ayaw umuwi ni Lubting. Ang sabi niya, ano pa ang silbi na pag-uwi ko sa Dakalan kung makikita ko lamang ang walang buhay kong tinatangi? Anong silbi pa ang pag-uwi ko sa Dakalan kung ang makikita ko lamang ay ang walang buhay na katawan ng aking minamahal? As time wore on, this spot where she fell gradually took on a shape that developed into what the present day. Sleeping Beauty Mountain looks like Lady Lubting lies there today, eternally facing the heavens to remind Kalingas of her wish for the return of her beloved. Of Kalinga.